guys! Welcome back sa aking channel. So today, I will be sharing with you my Bath & Body Works and Victoria's Secret Collection. Kasi every month yata guys, nakaka-receive ako ng message or comment na sana mag-update na ako ng latest update nga ng kung anong meron na tayo sa aking collection ng BBW and VS. Yan. So, simulan muna natin sa mga Bath & Body Works ko. So, wala namang major na sobrang daming nadagdag, but definitely may mga nadagdag. So, unahin na natin itong mga maliliit na sizes. So, I have here the Marshmallow Pumpkin Latte. November ngayon, guys. Actually, fall yan sa ibang bansa. Fall na. So, perfect na perfect tong scent na to. So, ano siya? Parang, alam mo yung marshmallow na medyo may hint ng mga cinnamon yan. Ganun yung scent niya. So, kung gusto mo yung mga ganun, dapat meron ka nito. Another one is Strawberry Pound Cake. Ito, wala na explanation to dapat guys, because very common to na Bath & Body Works scent. So for sure, alam nyo na yung scent nito, matamis na strawberry na, well, sa iba masangsang talaga siya. Pero sa akin, kaya ko naman kasi mahilig ako sa mga matatamis talaga na scent. So kung mahilig kayo sa ganun, na fruity ha, na medyo fruity, ayan, ito talaga, mabango naman talaga siya. And girly-girly talaga yung vibe niya. Actually, pwede siya sa mga ano, sa akin lang to, siguro sa mga elementary or mga kahit mga preschoolers, kung papayagan nyo yung mga anak nyo na mag-scents or mag-fragrance mist, pwede yan si Strawberry Pound Cake. Another set na mga mini naman is the Buttercups and Berry Bellini. Ito naman guys, medyo may amoy alak siya, pero definitely nasa fruity side siya. So, ano nyo na lang sa Fragrantica, search nyo na lang yung website na yun guys. Then, type nyo yung mga names ng scents na babanggitin ko para mas magkaroon kayo ng parang in-depth na knowledge kung ano yung mga notes and even yung parang dry down ng mga pabango na babanggitin ko sa inyo. Kasi hahaba talaga yung video pag lahat yun in-explain ko pa. Another one, perfect sa ano sa ito sa Pasko, magpapasko na. Hot cocoa and cream. Ayan naman guys, very creamy naman to. Medyo may coffee and chocolate scent siya. So, actually, pwede rin tong ano, ba may parating na kayong mga visitors, pwede mo i-spray sa buong bahay mo kasi yung vibe niya talaga is parang hot choco, ganun. So, di ba mga Pasko-Pasko effect? Hindi nga lang gano'n dito sa Pilipinas kasi feeling ko pag dito sa Pilipinas, yung nangyayari pag mga Pasko, mga inu-inuman, ganyan. Real talk lang ha, di ba? Pero sa ibang bansa, ganun siya, mga ma-creamy, mga marshmallow, ma-chocolate. So, ayan, moving forward. Ito, crowd's favorite din to. This is Dahlia naman. Guys, hindi ko na lahat iisa-isahin yung mga notes ha. Pero, banggitin ko na lang siguro, meron siyang pear, musk, tsaka tonka bean. Tsaka yung Dahlia scent ng flower. Na flower yan. Sobrang, kung may mahanap kayo nito, actually may ano, may repackage na Dahlia na na-release lately. Okay din yun. But I think for me, yung mga old packaging will always be the best na, alam mo yun, i-own, di ba? Next is Cloud 9. So, ito naman ay merong, teka lang guys, lavender yan. Ito yung pinaka, ano sa kanya is lavender. So, mga mahilig na magpabango ng mga lavender, floral yan. Pwede si Cloud 9. Wild Strawberry Leaf. This is a very rare Bath & Body Works scent. So, kung may makita kayo nito at medyo pasok sa budget nyo, kunin nyo na kasi madalang to guys. Ito naman, ano siya, sweet strawberry scent, ganyan. Hindi sila hawig ni Strawberry Pound Cake, but definitely, mas gusto ko to kesa kay Strawberry Pound Cake, ganong level. And as you can see, mas bawas na bawas siya. Si Pound Cake, parang minsan ko lang talaga gamitin pag gusto ko lang yung sobrang lakas na strawberry scent, yan. And then, Champagne Rose, another rare Bath & Body Works na pabango, but definitely, it's a must have, lalo kung medyo yung edad mo, tita-tita na. Ano bang tawag sa ganun? Yan, medyo ano siya, malakas, actually. Amoy alak siya. Pero, nandun yung parang pagka soft and pagka gentle ng amoy ng roses. Ganun. So, ang hirap siya yung video to. Hindi natin ma-explain ng bongga. But, eto talaga, pag naubos ako nito, for sure, hahanap ako ng ano neto, ng another bottle of Champagne Rose. Another rare scent of Bath & Body Works is Lily and Green Tea. Kaya lang guys, ang kagandahan naman ni Lily and Green Tea, kung wala na nito, meron naman sila Elizabeth Arden na mga lines ng Green Tea. So for sure, may magugustuhan kayo isa dalawang scent doon na magiging pwedeng alternative for Lily and Green Tea since
wala na nga ito. Pero ilalagay ko dito guys yung pangalan ng parang dupe niya na or repackage na Lily and Green Tea ng Bath and Body Works. Kaya lang syempre for me, iba pa rin yung OG na Lily and Green Tea, diba? Then, Magnolia Charm, ito naman pagkaligo. Amoy sampagita to, mind you. Yun, kaya kung parang medyo amoy santo effect, yan, pwede to. Pero pagkaligo, very fresh kasi siya. Tsaka malinis yung amoy niya, yan. Ito, mas dun ko siya nagagamit-gamit. Hindi yung sa labas, kasi hindi lahat parang gusto yung amoy ng sampagita, di ba? Alam naman natin yan. So, pag dito lang sa bahay, kasi ako na-appreciate ko naman yung amoy niya. Another one is Into the Night, another Bath and Body Works classic. So, ito naman, boss babe levels naman to. Parang CEO ang dating. Sobrang lakas, tsaka very intimidating yung scent niya kasi malakas talaga, guys. Ang meron siya is raspberry, amber crystals, and rose. Meron din siyang patchouli and mocha musk. So, 'di ba, parang ang weird nga ng mga mix siya, pero kung gusto niyo yung parang mayaman na babae, CEO levels nga ganun, yan, pwedeng-pwede yan sa inyo. Another one is pastels, guys. Ito naman, literal na amoy palamig. Alam mo niyo yung mga nabibili natin sa mga shumayan, ganun yung amoy niya. Matamis talaga, super sweet niya. Ito naman, guys, is merong sugar, coconut musk and berries, yun yung scent niya. Fruity pa rin, pero yun nga, parang arnibal. Alam mo yung parang banana essence, yun. Ganun yung amoy niya. But definitely, it's a must-have kung mahilig ka sa mga sweet scents. This one, another rare, puro rare pala yung meron ako sa Bath & Body Works, is the Christmas cookies. From its name, alam niya na, perfect na perfect siya sa Pasko dahil amoy siyang biskuit. Alam niyo yung mga binibake-bake ng mga, hindi naman kasi uso dito sa Pinas yung parang pa-bake-bake. Sa ibang bansa talaga siya. Ano, alam niyo yun, guys. Medyo parang pinattern. Pero definitely, ayun, amoy nga siya ng binibake na biscuits or tinapay na, alam niyo, may sweet layer. May parang fondant or cream filling or ano tawag sa, hindi kasi ako baker, guys. Kaya hindi ko ma-mention kung ano yung tama. But ganun nga siya. Matamis na mga biscuits na usual na pinapamigay pag mga Christmas, diba? Sa mga movies na papanood natin yun. Another one, ito super favorite ko to, guys. And mabango talaga siya for me. It's a must-have. It's something na dapat makip sa collection kung magde-declutter ka. Ito, wag mo to i-declutter. Kasi mabango talaga siya. This is the Gingham Love. So, from the series or from the variation ng Gingham. Maraming variants na si Gingham, diba? So, this one's an OG. It's an OG variant nga. So, ang kanyang notes ay red berries, freesia, and rose meringue. Super bango. Kasi, ba't ko ba ito gusto? Hindi siya yung overpowering na scent. Very mild lang. Pero, nandun yung pagkamatamis na candy. Tapos, parang may rose, fruity ng konti. Tama, may berry eh. Parang ganun siya. So, ano siya? A little bit of everything from florally, from sugary, from ano pa ba, fruity yan. So, di ba? Kaya parang ang perfect, balanseng-balanse yung mga scents ni Gingham Love. Another one is Twinkling Nights. Ito naman, guys, hindi ko rin ito let go or kahit na bayaran siguro, hindi ko ito ibibigay. Medyo rare na rin yata ito. Wala na akong nakitang repackage ng Twinkling Nights. Yan, sobrang bango din ito. Vanilla, kung mahilig kayo sa whipped vanilla, parang airy, creamy vanilla, this is definitely a must-have dahil mabango talaga siya. Lalo na kung mahilig kayo sa matatamis. Another matatamis na perfect pang Pasko. Pwede rin ito si Twinkling Night sa Pasko, no? And then, ito rin si Warm Vanilla Sugar. Pwede rin siya because ang kanyang mga notes ay orchid, jasmine, sandalwood, sugar and vanilla. So, alam niyo na, typical vanilla scent na medyo, actually malakas nga ito eh. Parang nalalakasan ako. Sa iba, parang mahina daw si Warm Vanilla. Pero for me, ano siya, kasundo siya ng body chem ko. Another one is Beach Nights naman. Beach Nights. Lagi na lang may problema sa pagbigas. Beach Nights, yan. So, ito naman guys, meron siyang marshmallow, toasted marshmallow, sea salt, s'mores, ano to? Vanilla and driftwood. Di ko alam kung ano yung driftwood. Pero, favorite ko rin to guys. Super nangingibabaw yung marshmallow naman. Yan. So, kung mahilig kayo sa matatamis talaga, okay din to. Mas ano to ha? Mas
mahina ng konti kay Vanilla Sparkles, Vanilla Sugar Sparkle, Vanilla Sparkle. Basta yun, papakita ko dito. Ayan, yan siya guys. Yan yung parang repackage na ganito. Na repackage nito ni Vanilla. Ito, si Beach Nights. Yun, nabanggit ko rin. And then, another favorite of mine is Dark Kiss. Mas gusto ko si Dark Kiss kesa kay Into the Night. Ito kasi yung dalawang Vavavoom yung ano, yung bato ng amoy guys. Malakas talaga. So this one's Dark Kiss, favorite ni Heart Evangelista. So meron siyang black raspberry, rose, bergamot incense, vanilla bean, and plum musk. Bango-bango. Gusto ko talaga to. Kaya lang, hindi kasi siya laging pwedeng gamitin for me ha. Parang sasakit yung ulo ng kasama mo lagi pag ito yung gamit mo. Dahil ang lakas talaga niya guys. As in, last two from Bath and Body Works yata. Parang, yeah, last two naman na. Open Sky. Ito naman guys, favorite ko to kapag nagbe-beach. Pag parang magsuswimming, ganun. Kasi parang ano lang, airy-airy lang yung amoy niya. Walang something na super intense na fruity. Hindi rin siya super intense na matamis. Parang malinis lang yung amoy niya, ganun. So, perfect siya kung, ano, kung yun nga, parang nagsuswimming-swimming lang, diba? Tapos, pwede pa din siya paggamit sa boys. Pwede rin siya kahit anong gender. Last from Bath and Body Works is Sea Island Cotton. Ang repackage nito is Sea Island Shore. Yan. So, kung may makita kayo nun, same lang yung scent niya. But for me, alam nyo naman ako, basta OG yung pabango, mas yun yung kinukuha ko. Kasi parang mas fermented na siya. So, parang mas, ano na, mas kapit na kapit na yung amoy, gano'n. Sa akin lang naman yan ha, pero alam nyo, comment down kung gano'n din ba kayo or okay na sa inyo yung mga repackage na scents. Ito naman, super linis din ang amoy nito. Medyo amoy dagat. Parang amoy, alam mo, malinis na dagat. Gano'ng amoy. Hindi ko alam kung nakaamoy na kayo. Hindi pa rin naman ako. Pero, tini ko gano'n yung scent niya. Tsaka, pwede rin siya ihalin tulad sa bagong labang, ano, bagong labang linens. Alam nyo yun, sobrang bango talaga niya. Ayun. Kaya, meron kaming tag-isa ng mami ko nito. Kasing hilig niya sa mga earthy-earthy na, hindi pala earthy, parang mga, ano, parang mga aqua-aqua yon, yung parang mga aqua scents, parang mga Davidoff levels pala to. Tama, yun nga yun, no? Yan. So, yan. Yun lahat yung aking Bath and Body Works. Punta naman tayo, guys, sa Victoria's Secret naman. So, I have here Strawberries and Champagne. Itong aking pinaka-paboritong variant ng classics ni Victoria's Secret. And, not just one, not just two, not just three, but 4, ganon. So, nag-back up na ako niyan kasi medyo affordable ko lang siya nakuha. Ayan. So, hanggang lola na siguro ako, hindi ako maubusan ng Strawberries and Champagne ni VS. Tsaka kasi nabalita yan, guys, na parang mawawala daw. Eh, hindi ko naman sure. Kaya, yun, nagpaka-safe na lang din ako. Another favorite of mine, and I think favorite din ng lahat, is Bare Vanilla. As you can see, yan yung pinaka, parang mas, dahil nga, gine-gatekeep ko tong, ano, Strawberries and Champagne. So, parang, kahit na marami, hindi ko siya fully ginagamit. So, nagre-resort ako dito kay Bare Vanilla. So, wala na explanation needed dahil napakabango talaga nito. For someone na mahilig sa vanilla, for sure, ay meron ka nito. Another one is Velvet Petals. Ito naman, for me, parang pwede siyang gamitin ng lalaki. Parang may musky-musky amber-amber effect siya na pwede sa boys. But, hindi naman siguro lahat. Pero, mabango siya na parang unisex yung dating sa akin ng Velvet Petals. And, mabango siya. Creamy din yung amoy niya na florally, of course. Tapos, nagtatagal din siya sa damit ko. In fairness, okay naman sa body chem ko si Velvet Petals. Pero kung pa-specialan lang dito sa tatlo, ito guys, ang gusto ko is ito, si Strawberries and Champagne. Then I have here from VS ulit, Vanilla Dusk. Ito naman, combination ng vanilla and fruity scent. That's why I really love it din. Kasi, unique yung amoy niya. Nangingibabaw yung pagka-vanilla niya. Pero, yun siya, meron siyang fig. So, yun yung fruity scent na nakocontribute dito. Yung scent ng fig. And super bango niya. As in, perfect kung gusto mo medyo malakas yung bato ng amoy sa'yo. Yung parang boss na naman. Girl boss na naman yung dating. Okay na okay. And in fairness, ha, na-realize ko, gamit na gamit ko rin pala siya. Dahil marami-rami ring bawas. Tsaka alam ko, binabaon ko pa to sa ano dati.
sa office kasi ang bango talaga niya. So that's it guys, yun na lahat yung collection ko ng Bath and Body Works and Victoria's Secret. Hindi siya kasing dami ng ibang mga collector, but definitely meron tayong mga magagandang pagpipilian and even rare scents meron akong mga napakita sa inyo. So kung papipiliin ako, since nabanggit ko nga yung pinaka-favorite kong VS is Strawberries and Champagne, ang pinaka-favorite ko naman kay kay Bath and Body Works, una is si Champagne Rose na unfortunately ay rare nga. Second is si Gingham Love na so far meron pa naman in the market. And siguro kung papipiliin ako, si Open Sky. Kasi may maliit pa pala akong Open Sky. Dinadala ko siya kapag, yun nga, pag gusto ko ng, pag hindi ko pwedeng dalhin to sa aeroplano, ang laki-laki, diba? Kesa matapon, ano, yun. Ito yung dinadala ko, yung maliit. So I think, yun na lahat guys, yung mga recommendations ko for Bath and Body Works. Ililink ko lahat yung names down below. And I'll try na makapag-link din ng seller para makatulong naman tayo sa mga seller na. Yung iba kasi guys, kinigiftan lang din ako. So, sobrang thank you. Kaya i-recommend ko rin yung store nila for sure. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Ayan na yung utang kong Bath and Body Works collection. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Don't forget to like and subscribe. And of course, I will see you on my next video. Bye!